Okay guys, today is the day. Ipapa-engage ko na yung ipon challenge natin. So mamaya, ibibigay ko sa inyo yung choices kung magkano yung total amount na inipon natin. And then yung makakahula nga ng tama is may premium nga sa akin, 1,000 pesos. Okay, see you guys. Okay, so this time naman, gugupitin na muna natin gamit ang itong bunteng para mas madali natin malabas ang pera dito sa loob. So, na-excite ako. Ay, paano ba ito? Oh, ang bobo, diba? Hindi yan. Okay, check natin. Ayan. Ayan. So, basically, yung iba kasi, parang sinasabi nila, nung nakikita rin nila itong iniipon ko, sabi nila, dapat hindi mo nakikita yung lahat ng sinisave mo na pera. So sa akin kasi parang the more na nakikita ko yung sinisave ko na pera, mas na-challenge ako. Yung parang mas na-excite ako na mag-ipon, mag-save ako na mag-save ng money. Kasi mas natutuwa ako talaga pag ganun talaga yung nakikita ko. Okay? Signers, welcome back to my channel. And for our today's vlog, ang gagawin natin is bibilangin natin yung na-save kong pera o yung peso cents challenge ko o yung ipon challenge ko. So dito sa loob ng bote na to na 1.6 actually 6 liters ata to na Wilkins, meron ako mga na-save dito na 1 peso, na 5 pesos, then meron din ako na 10 pesos. So, dito sa loob nito. And this time naman, dito sa may loob naman ng aking gold standard na whey protein bottle. So, sa loob nito is meron itong mga so, 50 pesos. Meron din itong 20 pesos. Meron itong 100 pesos. And meron din itong 1,000. So, ito, inipon ko to last, June. So, last June lang siya nung inipon ko siya. So, I think kasi, usually kasi, pag magta-travel ako, pag pupunta ako sa isang place or magta-travel ako, nagsisave talaga ako ng at least mga 50-50. So, minsan, pagka mayroon ako mga sobrang pera, nagsisave din ako ng mga 1,000 and then 100. So, yun nga. So, mas kadalasan talaga is 50 pesos yung mga nasisave ko. Tapos, dito naman, so dito, sinave ko to last year, January 2018 ko pa to sinave. So yun nga, so I think yung ganyan, so ayoko na siya paabutin kasi hanggang dun eh. So ang gagawin ko na lang, so nandito na siya, binuksan ko na siya, and then ipapakita ko sa inyo, bibilangin natin lahat kung ilan na magiging total nito, kung paabot mo siya na, sana umabot ng 10,000 or more than that. Alam ko na marami lang gumawa nito sa vlog, pero this time kasi sobrang nai-excite ako, kasi talagang inipon ko to eh, lahat talaga na every time na meron akong mga sobrang mga coins na pera, so sinisave ko siya para sa January ulit 2020, magsisave ulit ako sa January 2020, so magsisave ulit ako. Okay? And tara na! Let's all watch this! Nagbilang na tayo! Yay! Okay, simulan na natin! Ayan! Ilalagay ko na itong mga to. So, this one muna tayo. Ang ilalagay ko muna is, ayan, already ako, di ba? Ilagay ko muna itong mga, yung mga papel na pera. So, ilagay natin dito yan. Kung ilan itong mga to. So, ayan, medyo madami. Ayan, awalan. Ayan, ilagay natin siya dyan. So, wow, pre-numod ko rin talaga to, no? O, ayan. So, yan ang una natin bibilangin mamaya, no? So, dito muna natin siya sa gilid. And then, so, ayan. Ito yung mga coins na to. So, ilalagay na natin siya. Ready na ba kayo? Ready na? 3, 2, 1. Ang dami!
paano kaya ito? Ayan ha. So, matapos kaya ako hanggang mamaya nito. Parang gusto kong gawin ito yata ng isang oras. Pero parang feeling ko hindi ko kakayanin ito ng 1 hour. Ayan. So dito muna kayo. Kailangan mag-ipon yung dyan. So ganito siya kadami, so hindi ko alam kung ilan yung magiging total niya, so later bibilangin natin to, pero alam ko na nakakapagod to, so simulan na natin. Okay, nakabilang na tayo ng 1,500 dito sa mga coins. So, ayun no. So, kung magpapansin nyo. So, mamaya, bibilangin ulit natin sila. Kasi medyo nakakapagod nga magbilang ng madami to. Dahil mag-isa lang ako. Pero anyways, sobrang happy ko. Kasi in 2 years talaga, nakapag-save ako ng ganito. So, kailangan na natin itong ibalik sa bako. Kasi alam ko, nauubusan na sila doon ng barya. Sa dami lang nilalabas silang barya daily. And alam ko din na magbabago din ng mga baryang 5 piso. Alam ko, babaguhin din nila to kasi marami ng mga narilito. Especially, dito sa mga bagong 10 pesos and also sa mga bagong 5 pesos. Ayan. Kasi diba, almost the same lang dito eh. The same lang yung mga kulay nila. Para lang din sa ito, yung 10 pesos, para lang din siyang piso. Tapos yung 5 pesos, para lang din siyang piso. Kaya, as far as I know, alam ko magpapalit yung bangko eh. Magpapalit sila, yung Bangko Sentral, magre-release sila ng panibagong kulay ng mga pera. I don't know, design yata or kulay, hindi ko alam. I'm not, correct me if I'm wrong kung ano yung ipapalit. Pero alam ko parang yung design ata nung mga 5 ang papalitan nila. So this time naman, ang bibilangin natin is yung mga papel na pera. So meron ako dito, ayan, so 1,000, palagin natin dito, so 1,000 ko. So 1, 2, 3. So itong mga to, iniipon ko to minsan pag may mga racket ako eh. Kunwari, may mga seminars ako, tapos binabayaran ako. So yun, ito yung mga sinisave ko din sila. Pag may mga outside the school din na mga talk, yan. So sinisave ko yung mga ganito kapag may mga racket ako sa labas ng school. Pero itong mga 50 talaga, every time na may 50 pesos ako, kunwari, meron akong 500 pesos. Tapos nabaryahan siya, tapos mas maraming 50. Feeling ko, yung 50 pesos doon, ano na siya sa akin, parang wala na. Parang invisible na sa akin yung 50. Basta once na mabaryahan yung 100 pesos ko, or yung 200 pesos, nagiging invisible na sa akin yung 50 pesos. Kaya ang sinisave ko talaga is mostly 50 pesos. So ito nga, di ba? 3. So magbilang tayo sa 50. Okay. 100. 200, 3, 4, 5. Okay, number 1. 7, 8, 9, 10. Ayan. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
natin. So ayan, so itong mga 50 pesos, nakapagbilang na tayo ng 1,000. So dito sa 50, then another this one is 1,000, almost 4,000 na. Ayan, so ilagay natin dito siya. Okay. Hindi ko muna sila ipapakita lahat sa inyo kasi at the end of this video, ipapahula ko sa inyo kung magkano lahat nang mabibilang natin, kung magkano yung total na mabibilang natin dito sa mga papel na pera at sa mga bariyang pera. Pero so ang makakahula ng total number nito lahat ay meron kayong prize sa akin. Okay guys! Okay guys, kayo nga, ang ginagawa ko is ina-assort ko na lang yung yung mga pera dahil hindi ko alam kung hanggang kailan ako matatapos dito. November pa ako nagbibilang. And this time, ang ginawa ko is ina-assort ko na lang yung bawat pera. Dito is yung lumang 10 pesos. Dito is yung bagong 5 pesos. Dito is yung bagong 10 pesos. At dito naman is yung lumang 5 pesos. At dito naman yung mga 50 peso. And then, kapag natapos yan, kapag na-assort nga silang lahat, ito yung dadalhin ko dun sa BDO or kaya sa ibang bangko. Tapos, ipapatimbang ko na lang sila para malaman natin yung total amount niya. At sa dulo ng video na ito, ipapahula ko sa inyo kung ilan yung total amount niya and then you have to comment down below. Sasabihin ko rin sa inyo yung mga choices. At kung sino yung makakahula ng tama dyan ay magkakaroon sa akin ng tumatagintin na 1,000 pesos prize! Okay guys, kaya naman, stay tuned lang, okay? So ito ay yung 5 pesos, ilalagay na lang natin dyan yung mga piso dito. Lumang 5 pesos. Baka kasi ito yung bagong 5 pesos. And then baka may mga bagong pang mga 10 pesos. Ayan. So, that's it.